Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo ang isang tutorial with regards sa Office 365 activation. Okay, so ang una, dapat tandaan natin na meron tayong na-receive na email at password. Template siya na gagamitin natin sa pag-activate ng Office 365. So once na naka-receive na po tayo nun, so, pupunta na tayo sa isang browser and itatype po natin yung office.com. Ito po yan. And then, mag-click po tayo ng sign in po dito. Click sign in. Okay? So, after natin mag-click yung sign in, ilalagay po natin yung email address po dito. Yung email address na pinag-send sa atin na template. Okay? So, for example, in my part, so, ang ginamit dito is melvin.figura at region5-2.atteped.gov.ph. So, yan po yung ginamit. Hindi yung ordinary yung dipid email lang po. So, yun po yung pinag-sign in po dito. So, kung hindi po ito maallow siya, so, pwede naman gamitin natin yung dipid email natin, yung isa. Pero, as part of sign in, in Office 365, ito mismo yung ginawa ng national. Ito po. Yung mayroong R5-2. And then, so, ilalagay natin yung password po dyan. So, mayroon dyan password na pinaglagay or pinag-input ko na kung saan is sila mismo, yung nag-create mismo sa national, yung nagbigay po nun. Okay? So, meron dito lalabas na update your password. After we have dito sa update your password, dito sa current password, ilalagay natin yung current password na ibinigay sa atin or yung ginagamit natin. And then magki-click tayo ng bagong new password and confirm password. And then click natin yung sign in po dito. After we sign in po, so ayan na, nag-sign in na po tayo. So just wait for that. And then ito na po yung lalabas. Save time by teaching with Office 365. Ayan na. Okay? So, pagdating dito, ito yung dashboard ng Office 365. Dito nyo makikita yung mga iba-ibang application. Online application mismo, dito may makikita sa gilid. Meron dyan yung Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Drive. So, yun. Marami yung mga application dyan. Okay? So, and then, let us try na pumunta tayo sa Outlook. After kasi mag-activate tayo ng Office 365, pupunta tayo guys sa Outlook. Ito yung Outlook. Okay? So, pagpunta na po ng Outlook, na yan, so, click po natin yung Outlook. Itong inbox niya. Yan. So, tapos, dediretso tayo sa itong part na ito. So, meron dyan warning na don't lose access to your account. So, kasi mag-continue tayo sa security questions dyan. And then, so, hingan tayo ng set it up now. And then, meron dyan na set them up now. So, mag-una tayo sa taas. Dun sa authentication email. Ito yung sa taas. Okay? So, dito sa taas, pag pinag-click po natin yung set an email, ito na yung lalabas. Kailangan ilagay natin yung ating dipid email. Ito mismo. Dipid email mismo. Kasi doon po mag-send ng code para ma-verify po yun. Okay? So, pagka-click po nung email na yan, pagka-input po ng email po ninyo, just click na lang po yung email me and then click lang po. Okay? And then, ayun na. So, pupunta ako sa aking dipid email and makikita ko dyan sa taas yung verification code. So, pagka punta ko ng dipid email, babalik ako doon sa Outlook and itatype yung code na yan. Okay? So, iba-iba naman yung code na ibibigay sa inyo. So, depende po. And click po natin yung verify. And pagka-click po ng verify, ito yung lalabas niya. So, mayroon pa dyan mga security question na kailangan sagutan. Okay? So, kailangan natin sagutan yan lahat. Bawal po na
hindi natin sagutan. Lahat po sa sagutan. Okay? So, meron dyan 5 questions. And the answer must be at least 3 characters long. Ayan, nakalagay mismo. And then, pagkatapos natin mag-type ng sagot po doon sa 5 question, maglalagay ulit tayo ng password, yung new password natin na ginamit po. And then, sign in na lang, click po natin yung yes. Ayan, yes lang natin. And then, ito yung lalabas. So, ang purpose nung Outlook po, and then, pag napag-register na tayo dun sa Outlook, so, dito na tayo sa OneDrive. OneDrive ang dashboard nito. So, ang purpose nito is, pwede tayong mag-upload or maglagay ng mga files and resources natin sa ating computer. So, online din natin malalagay. Except sa Google Drive, pwede din pong gamitin ito. Itong OneDrive na ito. Okay? So, ipapakita ko sa inyo guys yung aking Office 365. So, ito yan mismo. So, dito sa Office 365 na yan, itong mga Word, Excel, PowerPoint, magamit lang siya kapag meron kayong connection center niya. Pero, paano kayo mag i-encode or maggagawa ng mga activities po ninyo using offline 365? So, ang unang nyong gagawin para mga pag encode po kayo using 365 account, kailan nyo mag-install ng Office. Ito, click install Office. And then, pag nakapag-install na kayong Office, ang itsura niya is ganito guys. So, ang itsura niya, kasi nag-download na ako kanina. So, ang itsura niya ng 365 ito, Office Setup. Ayan. Office Setup niya. And, kailan nyo i-install siya sa inyong computer. So, pagka-install nyo po, ang mangyayari is, ito na yung lalabas. Getting ready. So, hintayin lang po yan na matapos. So, yun lang guys, with regards to activation of Office 365. So, yun lang po ang mga dapat kailangan sundin po. Kung may katanungan po, just comment lang po. And, God bless po. Thank you. Bye-bye.